Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang LPA na nabuo na nga po sa silangang bahagi ng Mindanao. At ito po ay nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone o yung salubungan po ng mga hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere. Ang magandang balita ay nananatili pa rin na mababa ang chance nito na maging bagyo for the next 2 to 3 days. Dahil po yan sa inaasahan na muling paglakas ng amihan. Kung may amihan po ay mas mababa ang tsansa na magkaroon po ng bagyo pero magpapaulan pa rin po yan kasama ng LPA, amihan at shear line sa malaking bahagi po ng ating bansa whole week po this week. At sa ating pong long range forecast, maliban po sa LPA na nabuo na, ay posible pa na may mabubuo na kasunod dito na sama ng panahon next week. Diyan ulit sa may dagat Pasipiko at ang development pa rin naman ito ang ating babantayan. Lalo na nga po at ayon sa pag-asa ay nananatili pa rin na may isang banta ng bagyo ngayong buwan po ng Pebrero. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, dulot po ng trough ng LPA at ITZZ ay maulap na po ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang nararanasan na po dyan sa may Mindanao, lalo na po dyan sa eastern part ng Caraga, Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Lanao Provinces, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Panay Island, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Calapan City, Camarines Sur, at Quezon Province. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signal sa ngayon, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Ito ka po muli si James na nagsasabing, sa kahit na nagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!